Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. OFW. And of course, ating mga kasama dito, ayan, yung nami-miss nyo po, laging tinatanong ninyo, ang aking idol, Miss Corazon Alma De Leon. Ma'am Cora, magandang yes, araw. Yes, yes. Na-miss ko na since the time na busy ka noong December sa awarding. Mm-hmm. Tapos, hindi na tayo nakapag-program. Sabi mo, ano na, January na. Opo. At, although sabi ko ba, na-postpone dapat Tuesday. Kasi nga, walang programa. Missing nga ako. Hanggang January 6, ewan ko magkakaroon kami ng programa ng January 6, Saturday. Mm-hmm. Pero sabi ko, with program or not, di ba, basta ihanda natin yung mga taong gusto nating makapanayam. Mm-hmm. At sa programa mo, tuwan-tuwa ako kapag ang na-interview natin, yung successful. Mm-hmm. Kasi para sa akin, pag na-interview natin, yung nakakabagbag damdamin, parang ang feeling ko, ano naman gagawin natin? Wala tayong magagawa to. Wala naman. Padalo na pag feeling ko wala naman sa posisyon na meron tayong magawa, I feel so frustrated. Mm-hmm. Pero sa pagitan ng pag-uusap, may makakapanood, maaaring makatulong. Okay. Yun lang ang tingin ko. At syempre, Ma'am Cora, pasalamatan din natin dahil sa dami din ng mga cases na inandel nung kakampi nung nakaraang taon, ay lahat naman ay nagsibalikan at naging matagumpay naman ang pagtulong sa atin ng Overseas Workers Welfare Administration sa pamamagitan ng ating Attorney Sherilyn Malonzo. Yes. Wala talagang natalo tayo sa pagtulong sa ating mga kababayang OFWs, di ba? So may ilan-ilan na lang naman na nakakulong, pero ang update natin, hindi natin nababanggitin ang pangalan. Siya ay nakapag-hearing yata sila nitong ngayon. Ay, hindi, kahapon. So sa hearing nga, sinasabi nga, not guilty siya. Dahil lang sinasabi nga, Ma'am Cora, ay nakapatay nga daw itong ating Pinay, no? At ano naman nitong ating Pinay, eh, sabi niya ay, ano lang daw, parang self-defense ang sinabi niya. So hanggang ngayon, nag-hearingan pa, pero tinutulungan na siya ng ating pamahalaan. So, Ma'am Cora, ikaw, palikan natin ang 2023 para sa'yo. Yes. Ano nga ba? Ang dami ups and down tayo nitong 2023. Ano pong masasabi? Ang saya mo. Hindi. Actually, sa totoo lang, hindi ko akalain na June 9, mm-hmm, eh, mako-confine ako. Mm-hmm. Jesus Mario, Seth, January na ngayon. Mm-hmm. Ano nangyari ng June hanggang ngayon? Mm-hmm. Definitely, nung ma-confine ako ng June 9, nakalabas ako July 23. Oh, so, iisipin mo, more than 1 month and a half. Mm-hmm. Eh, nakita ko doon sa mga ibang na-opera, karaka-raka, nasa hospital pa sila, nag-ano na sila, nagte-therapy. Mm-hmm. Eh, ako, tinapos ko, bali, nag-therapy ako, mm-hmm, tapos naudlot ang therapy ko dahil lumabas ako, na hospital uli ako. Mm-hmm. Eh, malaking halaga. Alam mo, gusto kong marinig ng mga taong nanonood sa atin, kung sila man ay OFW o may kapamilya, napakahirap pong magkasakit kung ang aasahan nyo lang ay sariling pera. Mm-hmm. Mabuti, nakita ko yung mga ibang mga nagtatrabaho sa World Health, binabayaran ng gala kung sila ma-opera. May mga benefit. Kaya nga sabi ko, misi sa OFW, sana meron silang insurance, health insurance, na parang kahit konti, meron silang kahandaan kung may mangyari sa kanila. Ako kasi naniniwala ako na kung kaya din lang, ay magbayad sila ng insurance na kung hindi magamit, eh na-save sila. Pero kung kinailangan nila, may pera sila. Mm-mm, yun ang sinasabi natin. Pero Ma'am Cora, may nagsasabi dito, sabi ni Diana, hindi ka pa rin nagbabago ng mukha mo, etc. Diba? Ayun nila man yung Well, unang-una nagbago kasi
parang nabawasan kasi dahil sa gamot, medyo nabawasan ng buhok. Dahil ngayon sabi naman ng aking caregiver, tutulungan niya siya na parang matreat yung buhok para huwag lahat ng lagas. Kasi nakita ko pag ikaw yung nakahiga, pagbangon mo, ang daming mga liliit na buhok sa likod na parang nabawasan. Pero siyempre, sa lalaki pwede makalbo, pero napakahirap sa atin na ang babae mapapanot dahil talagang kailangan magsombrero ka. Aakalain tuloy na may tao, may cancer ka kasi nababaluta ng sombrero ang buhok mo. Pero kumbinsito naman ako na may mga pamamaraan para huwag ikaw mag-itsurang parang yun nga, nagkasakit. At and I think it's a matter of attitude also. Kung ang pananaw mo ay nagkasakit ka, pero bubuti naman ang katayuan mo nasa ano mo, pananaw mo. Yeah. I use the word pananaw. How you view things. Kasi kung iisipin mo na wala ka ng pag-asa, napakahirap. Ikaw nga, bata pa sa akin. Kasi ako, nag 82 years old na ako this year, 2023. So ang hinaharap ko ngayon ay magiging 83 sa August 6. So sabi ko nga, ano kaya mangyayari between now and August 6? Kailangan paghandaan ko yun. Mm-hmm. Dahil kumbinsido ako na kung ano man ang kalagayan natin, nasa kamay din natin eh. Mm-hmm. Kailangan sundin natin yung mga gamot, sundin natin mga sabi ng mga doktor, pa-check-up, at saka huwag tayong pasaway. Yun. Kasi kung pasaway tayo, I suppose sa OFW, alam na nila yon. Pag naging pasaway sila sa mga patakaran ng pamahalaan, kung saan man sila, problema nila kasi palalabas sila. Yun. Kasi karapatan naman ng bansa na yon, kung sino lang ang gusto lang maiwan sa kanila, may gagawin nila. Yun. So, Ma'am Cora, so isa na yon. Di ba, ito, anong taong ka ba nung na-hospital din? Yung matagal-tagal din? Niya, this 2023. Okay, 2023. Tapos before that, 2021, COVID. Yun, yung COVID, yun yung sinasabi natin. Oo, kaya parang pinatikim sa akin ang lahat ng mga sakit na darap. Pero nakita ko na nagpatuloy tayo sa programa. Yes. Against all odds. Mm-hmm. Dahil napakahalaga ng programa mo para sa mga kumbaga nasa abroad na nag-try. Pero ako, hindi ako talaga maligaya na napipilitang mag-abroad. Nagbe-break ang mga families dahil para lang sa almighty dollar o kaya sa mga pera na abroad ay tinatanggap. At hindi lahat na nakakatanggap ng maraming pera pagbalik ay bumubuti ang katayuan. Merong mga bumubuti, merong hindi. Dahil na rin sa kapabayaan, whether sa pamilya. Nakita ko yan nung una pa lang sa Hong Kong. Usually mga babae nagtatrabaho sa Hong Kong dahil domestic. Pero nakita ko din na nakakahiwalay mga pamilya kasi yung babae ayaw nang umuwi. Nag-e-enjoy na sa Hong Kong. Yan. At siyempre alam mo Ma'am Cora, balikan lang natin. Marami sa kabuuan ng mga ng paglabas ng ating mga may survey na isa sa mga survey na to ang sinasabi ay yung pagkakahiwalay ng mag-asawa ay nagdudulot din ng paghiwalay talaga. Nawawala ng affection. Ano masasabi mo doon? Parang kumbaga sisira. Well, nangyayari yun kasi may pagbabago sa buhay ng mag-asawa. For instance, nakita ko na kung may mga anak, ang anak ang iniintindi. Kasi ano yung gusto ng mga anak? Gusto niya mapag-aral. Eh ang asawa, kung may trabaho, parang ang feeling ko, yung babae, anyway, may trabaho ka naman, bahala ka naman sa buhay mo. Ako naman nagtatrabaho dito para tumulong sa pamilya dahil hindi mo natutugunan, yung babae nagsasabi, hindi mo naman natutugunan ang mga pangailangan ng mga ating anak. Siyempre, hindi ko naman nararamdaman yun. Wala naman akong asawa, wala akong anak. Pero yung mga nakakita natin problema na humingi ng tulong, o bakit ang dami-daming solo parent. Eh, nung araw, nung social worker ako, bihira akong nakakarinig ng solo parent. Una-una, hindi na talaga nagpapakasal, kaya nagsasama na lang. Okay. Ikalawa, kung di bumuti yung samahan, maghiwalay na lang at humanap ng asawa. Kaya minsan,
may na-interview kami na may may anak sa una, dalawa. Tapos nakapag-asawa ng kasi iniwan siya. Kahiwalay sila. May anak ulit dalawa. So, parang apat na kagad, eh dalawa lang silang mag-asawang nagtatrabaho. Kaya parang imposible na mabuhay nila yung apat na anak kung isa, dalawa lang ang may trabaho dahil yung isa nagkasakit. Kaya yung participation ko sa National Kidney and Transplant, malaking bagay na alam ko yung nangyayari sa mga mag-asawa pag may nagkasakit ang babae o nagkasakit ang lalaki. Yun. So, Ma'am Cora, balikan naman natin yung mga nangyari nito mga nakaraan, di ba? Pero sabi natin, ipagdasal na rin natin pala ang sinasabi dito ng mga taga-Japan. Kung matatanda yes, natin, ay, na Cora, ano, yung na tsunami yata na, earthquake. Nagkaroon muna ng earthquake, 7.6 sa Ishikawa, Niigata, yan. At ang sabi nga dito ngayon ng mga tao, yung mga nandun ngayon, Ma'am OFW na nanonood sa atin ngayon, sila Janet, patuloy pa rin daw ang earthquake, no? Yung earthquake. Mga, kasi, aftershock. Hindi mo naman malalaman kung kailan darating ang earthquake eh. Pinag-aralan na rin namin yan ha. Ang kala, ma-expect mo kung kailan darating. Hindi mo talaga malalaman kung kailan. At gano'ng kagrabe. Maring akala mo simple lang pero ang pinaghahandaan yung the great ano the big one ang tawag o the big one na si Chairman Gordon sa Red Cross ay palagi nang nire-remind kami huwag tayong maging kampante because there might be a big one and we don't know which area kaya sa atin di ko nga akalain nung araw hindi naman nililindo lang Mindanao yes. Pero ang Mindanao ay kumbaga na natatandaan ko lang nung ako'y social worker, yung Ruby Tower. Ako din, natatandaan ko yun, bata ako noon. Yung Ruby Tower, yeah. Kasi hindi natin akalain na maapektuhan samantalang napakalaking building. Sa may, ano yata yun, saan ba lugar yun? Sa may Tondo ba yun? Yung Ruby Bandang, Tower. Ma'am, dito lang yun sa Manila. And na-remember ko yun kasi social worker na ako noon. Nakita ko na kulang ang tulong ng pamahalaan. Kailangan talaga may kahandaan ng pamilya para tugunan ng kanilang pangangailangan. Yun. At sinasabi nga natin, tayo nga ay nagpipray po at sana po ay maging maayos. Miss Janet, pinagdarasal ka po namin dito sa ating programa na sana nga ay matapos na yan. Bukod dun, Ma'am Cora, nagkaroon pa ng banggaan, di ba? Yung ano naman nila, January 2 naman yun. No? Yung erupano ng Japan. So, wag po tayo mag-isip ng kung ano-ano kasi may sinagsasabi ito na yata yung katapusan ni Cheta. Hindi po. Ma'am Cora, ikaw nga magsabi nun kasi may mga nagdumakas. Hindi, unang-una, pag mayaman ang bansa, sasabihin ng mga tao, mayaman naman sila. Matutugunan nila ang kalampangan nila. Kasi kami sa Red Cross, walang mayaman o walang mahirap na bansa. Lahat na may pangyayari sa kanila ay kailangan tulungan. Kaya nung mag-chairman si Chairman Gordon sa Red Cross, may lista na kung ano-anong bansa ang natulungan, mayaman o mahirap na bansa. Because ang mayaman yung bansa, pero yung mga tao na apektuhan, talagang apektado at maaaring maghirap. And of course, siyempre sa akin, nasunugan ako ng 2003. So matagal na yun. Parang di kaya, naman ano, hindi naman nakita 2003, di ba? O 2023 na, 24 tayo. So, bali 20, more than 20 years ago. Pero naka-recover ka, nabuhay ka, hindi ka namatay, pagigihin mo yung binigay sa yung buhay para wag kang maging kawawa. Kasi palagi iniisip natin, kawawa naman. Wala, yung mga nagiging kawawa, hindi nila natugunan ng kalang mga pangangailangan. Walang kahandaan. Pero talagang kapag ikaw'y nasunugan, mawawala lahat eh. Kasi kahit na tinago, ito nga, itong retrato nito na yan, hindi naman sa akin personal library ito. Ito lang sa computer, ano. Pero naisip ko lang na nangyari na sa akin, nasunugan ako. Eh ngayon, nag-build ako ng sarili kong library. Ayoko namang may mangyari pa ulit. At yung mga nag-iipon,
na mga OFW, kailangan mahalan nila yung kanilang mga naipon sapagkat maaaring mangyari masunugan sila, mawala yung kanilang naipon. Yun. Yun ang sinasabi natin. Saka siguro, Ma'am Cora, ikaw napansin ko noon, pag may mga dago o mga challenges sa'yo, parang ang galing mong magdala. Oo. Well, yun ang napansin ko. Gusto ko gayahin yun, hindi ko magayahin. Hindi. Nga ba? Well, ang unang word na sinasabi namin, bilang isang social worker, magdadaan ka sa mga challenges. Kasi, hindi lang challenges mo, pero challenges ng mga gusto mong tulungan. Kasi when I was DSWD secretary, ang hinap namin doon, kahirapan. Pero wala kaming ayuda binibigay noon. Ang tinutulong namin ay puhunan para makarecover sila sa kanilang kahirapan. Wala di kaming 4Ps nung araw. Ay, wala talaga. Pero konti lang ang populasyon, kaya hindi natin dinama yung kahirapan. Pero kung ang population mo, katulad natin, 130 million, eh nung araw, ang population natin, 40 million, naging 50 million, eh parang paunti-unti, pero nitong dumaan yung mga, parang nakalimutan ng ating mga pamilya na kailangan paghandaan nila ang pamilya nila. Kami, lima kaming magkakapatid, pero ang mother ko ay space talaga. Either 2 years or 3 years ang difference. At yung pinakabuso namin, kapatid, difference namin, 5 years. Paano nangyari yon? Because educated sila. They know na hindi pwedeng 12 anak mo kung hindi mo naman kaya. Hindi pwede na anak kayo ng anak dahil nag-enjoy kayo, pero wala naman kayong papakain, so pamimigay niyo mga anak niyo. Mm-hmm. At syempre, mahirap ngayon. May bagong batas ngayon, di ba? Manghingan ng consent. Pagka nag-ampun ka, Ma'am Cora, di ba? Yes. Mahirap. Well, I remember a friend of mine, sabi niya, nung mamatay ang father niya, doktor ang father niya, namatay. Gusto ng... Ang iba nagsasuggest na lagay sa institusyon, ipamigay, pero ayaw ng mother niya. Mm-hmm. Ang mother niya ay talagang inalagaan sila. Nagluluto, nagano na para mabuhay ka lang anak. At naging successful naman. May anak na, may 2 madre na naging anak. Yung isa hindi nakapag-asawa, social worker. Isang lalaki na naging mayor. Tapos yung isa, nag-abroad at successful naman sa abroad. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Eh. Basta ako naniniwala na kailangan magtulungan. Kung sino yung nangangailangan, eh magtulungan. Siguro yun pa rin naman ang itinuturo hanggang ngayon na hindi tayo pwedeng madamot sa mga nangangailangan. Yun. So, well, batiin muna natin ang ating taygasa na ba nawala. Yes. Ayan, batiin natin yung mga kababayan natin sa yung Filipino community in Europe. David and David II, Dave Carriedo, Santiago Abisilio Elacho. Ma'am, ito pa, ito kasunod natin to. Nung nandun pa tayo sa RJ, taga-Saudi to eh. Si Santiago Abisilio Elacho. Ayan, Esther de Guzman, mga Filipino community sa Canada. Diana Pineda Manzano, yung mga taga-OWA Israel. Ayan, Israel pa, Ma'am Cora, kung matatanda natin. Ano? Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos di ba yung gera doon. Ano, Ma'am Cora? Yeah? Well, ako naman ang tanong ko, bakit hanggang ngayon, eh wala pang secretary ang DMW? Yes, isa pa yan. Department of Migrant Workers. Mm-hmm. Kung merong magaling na nandyan na, ay bigyan ng pagkakataon, namamuno. Hanggang ngayon, naman, ako, wala ko sinasabi kung sino pero... yung nagkaroon na ng karanasan, mamuno kung sa OWA o kung sa POEA na pwede nang mamuno sa DMW, eh bigyan ng pagkakataon para malaman kaya ba o hindi kaya. Ma'am Cora, kunyari sa ngayon wala pa, hanggang hanggang January, hanggang kailan dapat mamili? Kunyari, ayan, katulad yan, si Secretary, Ma'am Cora. Oo. Well, medyo mahina ang ano mo eh, ang audio na narinig ko, no? Pero so, Ma'am Cora, hanggang kailan dapat? Sa aking palagay, okay. Ang pangulo ay malaki ang responsibilidad
na alamin sa mga constituents ng DMW kung sino ang bibigyan ng pagkakataon mamuno. At kung hindi nakaya na mamuno, after 2 years, di palitan mo kung dito hindi makakatugon sa pangangailangan. At ang magsasabi dyan na magaling ay yung mga taong natutulungan at bumubuti ang sitwasyon ng mga migrant workers. Kasi nung si Tut Sople, natatandaan ko, nakaproblema, nagpunta siya sa mismo sa bansa na nagkaroon ng problema na kasi itinigil yung pagtanggap ng mga Filipino workers. Sa atin, pag nagkaroon ng krisis na ganyan, hindi na makapunta, nag-iintay ang mga tao na makakuha ng trabaho doon. Problema talaga dahil ano gagawin nila dito? Kasi ang trabaho ang ginagawa nila doon, wala naman dito sa akin. Okay. At siyempre, Ma'am Cora, kayo tatanong ko bilang isang dati ka na rin naman humawak sa posisyon, no? Dapat ba hanggang kailan ang OIC? Halimbawa, katulad nga may OIC sa DMW. Yeah. Hanggang kailan yan? Pwede bang yan na siya na habang wala pa rin? Oo. Doon sa karanasan ko, ginawa akong officer in charge nung si Ramos ay naupo 1992. No? Pero by 1993, okay, di akala, baka hindi ako maging secretary. But 1993, na-confirm na kami ang commission and appointment. So it's a matter of 1 year na actually, 28 years ang binigay ko sa DSWD. So sa karanasan, walang magku-question yung kahandaan ko dahil nakapag-aral ako at nakapagtrabaho. And I think proud naman ako nung naging secretary ako, naging chairman pa ako ng Mount Pinatubo Commission. Binigyan akong pagkakataon na madagdagan ang aking trabaho, hindi lang as secretary, pero as chairman of Mount Pinatubo. Kaya ako kinukwento yun, challenging yun eh. Kasi nag-helicopter ka tuwing Wednesday para bisitahin ang Mount Pinatubo area, ano yung programa. At you have to deal with the politicians na may mga gusto silang gawin ang Mount Pinatubo. So, ang palagi kong tinatanong, magagawa yan kapag may technical information tayo na pwedeng magawa. Whether road building, whether yung sa rehabilitation, kasi ang military ang gumawa ng mga housing doon eh. Pero syempre, hindi ko na alam kung yung mga taong tumira doon ay nagpatuloy pa o umalis dahil kasi critical talaga ang hanap buhay eh. Kung wala naman silang hanap buhay doon, bakit naman sila titigil doon? Di maghahanap sila ng opportunity. Okay. So, ma'am, batiin natin ang mga taga-OWA Israel. Ngayon ay nanonood. Hello po sa inyo dyan. Kamusta na po ba ang ating mga Pilipino na nandyan pa? Meron pa, ma'am. Ma'am, nanonood sa atin ang OWA Israel. Ayan. Yes. Diba? Alam mo, ang OWA Israel kasi, malaki ang Israel. Akala lang natin maliit na bansa. Okay. Pero yung apektado na Gaza, I remember nung mag-tour kami ni Sonia Rocco, sa nag-tour kami sa Holy Land, talagang hindi namin nakita yung Gaza. Kasi yung Gaza parang critical yon. Pero mukhang nag-open up, merong mga taong nakatira na sa Gaza. Pero nagkaroon ng crisis dahil merong mga kalaban. Halimbawa sa ating bansa, kung ang NPA, New People's Army, ay lumakas sa mga areas, Quezon, na malayo, hindi mo mapaproteksyonan, di ba? Oo, meron akong nakikita ngayon. Ay, sandali. Ay, Si JC Wong. Oo, sa ano to, ma'am? Go ahead. Tingnan mo. Okay, di ma'am? Wala ka pang retrato, JC. Okay. Ayusin mo, mamaya pa siya, di ba? Sige. So, yun ang ibig ko sabihin, ang kalagayan ng ng bansa natin ay depende din sa mga bansang tumutulong sa atin. Yun. Halimbawa ngayon, nilalabanan tayo ng China. Oo. Ang mga nagsasabi, paano mo lalabanan ng China ay ang yaman ng China? Oo. Well, hindi natin nilalabanan, pero humahanap tayo ng mga kaibigan
na makakatulong para madepende yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Ako, hindi ko alam kung ano yung nangyayari, pero hindi pwede natin labanan ng China na mag-isa lang ang Pilipinas. Mm-hmm. Dapat marami tayong kasama, mga kaibigan na tutulong sa atin. Yun. So, Ma'am Cora, binanggit natin, balikan natin Israel. So, napakalaki. So, merong OWA Israel nga doon. Gano'n ba kahirap? Halimbawa, sa isang lugar, Ma'am Cora, halimbawa, ang OWA, yan sa Israel, di ba? At may gera nga, di ba? Ano ang feeling ng mga ganun? Kakaiba? Mahirap? Paano? O, handang-handa naman ang mga ganitong klase? Well, depende sa sitwasyon ng nakatira doon. Kapag nakatira doon ay nagsasabi, hindi naman sila apektado at malayo sila, walang problema. Hindi naman o iisipin nila, kung uuwi naman ako at wala akong trabaho sa Pilipinas, mas gusto ko na dito kahit may gera, mapoproteksyon ako sa sarili ko dahil may trabaho ako. At the end of the day, talagang trabaho. Kaya nga palagi sasabi, trabaho, trabaho. Oo, kung may trabaho, hindi iisipin na umalis. Pero kung walang trabaho, eh bakit ka magtsatsaga, eh may gyera pa niyan. Pero mga ganun ang pananaw ko. Pero more than anybody else, yung mga taong naroon makapagsasabi dahil merong ibang nakulong, diba? Yung mga Pilipino, pero nakabalik dito, nakauwi ng maayos. Oo, nakauwi sila, pero baka wala sila trabaho dito. So, hindi rin naman sila maligaya na nandito sila na wala silang trabaho. At ako, alam mo, Ma'am Cora, itong mga gantong halimbawa, yung mga may gerang ganyan, tapos nandun tayo sa posisyon na gano'n. Ako ay tuwan-tuwa sa mga ganyan, yung tumutulong talaga, nag-aayos talaga, di ba? And I would like to congratulate dun sa mga government officials na talagang tumutulong sa ating mga kababayan. Tulad yung OWA Israel dyan, di ba? Yes. Ma'am Cora, at syempre, they are all watching right now sa atin. Ma'am Cora, batiin mo nga po sila. At sila nanonood. Well, yung mga nandyan ngayon, nasa, ang tawag ko dito, nasa crisis. Dahil crisis sa Tagalog, no? Pero nakikita ko kailangan may lakas ang loob. Make sure na sila ay safe. Kasi kung sila ay nakatira sa lugar na nandun ang gera, eh kailangan siguro umalis sila doon, maghanap sila ng ibang pakitira nila para safe sila. At the end of the day, palagi ko tinato, will they be safe? Kasi kung hindi safe, may trabaho nga sila, pero baka tamaan sila sa giyera na pinaglalaban. Kasi talagang ang magkalaban dyan eh, Israel at saka yung ibang bansa nakalaban, ano? Ang Pilipinas, hindi naman nating kalaban. Gusto nga natin, natuwa nga tayo na may mga Pilipino nakatrabaho sa Israel, sa mga ospital, sa mga ano, nakakatuwa na nakatira doon. Kasi mahusay ang buhay sa Israel. Mura ang pagkain. Kaya kung ako may kamag-anak at nagtatrabaho sa Israel at mabuting katayuan nila, sasabihin kong wag na kayong umuwi. Isipin nyo yung kabutihan ng inyong ano, ng inyong bayan na makatutulong sa inyo. Kaya sabi ko nga, hindi, wala sa ating poder. Wala tayong karapatan magsabi, sige, tumira kayo dyan. Sila ang makapagsasabi na makabubuti sa kanila na tumigil sa Israel dahil safe sila. At the end of the day, talaga safety ang kailangan. So yung mga nanonood, isipin na lang nila, sila ba iligtas? Kasi yung kaligtasan nila ang prioridad dapat ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Yan. At syempre sabi nga natin, kaya nga tayo pupunta sa ibang bansa dahil gusto natin kumita. So pag-ingatan din natin ang ating sarili. Di ba, Ma'am Cora? Yes, yes. Sabi natin, huwag tayong pabaya sa ating sarili. Huwag natin lagi sasabihin na pamilya ko muna, pamilya ko muna. Tandaan po natin na ang ating itong ating katawan na ito ay puhunan ninyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya unahin ang sarili bago iba. Ma'am Cora, gusto lang ako magtanong sa iyo tungkol dito sa ito, sila Carmen Saludaga Caballero. Hello po sa inyo dyan. Taga saan ba kayo, Ma'am Carmen?
Parang Cavite yata ito, mga taga Cavite. Hello po, Ma'am Cora, batiin mo nga muna yung ating mga, dito yung mga fans mo, lumabas na lahat. Batiin mo yung mga, ma'am, yung mga fans mo. Well, hindi naman tayo artista na may fans, pero natutuwa tayo na kapag tayo nakakapag-programa, may mga nanonood at na naunawaan nila ang sitwasyon na wala tayo dyan, pero tumutulong tayong umunawa. Bakit tayo tumutulong na umunawa? Kasi huwag silang magmadali na bumalik sa Pilipinas kung walang katiyakan ang trabaho dito sa Pilipinas. At the same time, kung ang kanilang sitwasyon naman ay tagilid sa bansang kinalalagyan nila, ay huwag silang tumagal. Marami pag naghihirap ang isang bansa, sabi nga, saan kayo nandoon? Ay, sa Amerika, pero mas gusto namin pumunta sa Canada. Kasi marami akong mga dating taga DSWD na nasa Canada at maligaya sila. Hindi sila mayaman, pero natutugunan nila ang kanilang pangangailangan. At the end of the day, importante yung natutugunan ang pangangailangan, whether sa health, sa trabaho, at sa sitwasyon ng kanilang pamilya, sa magandang bahay nila, hindi nila pinoproblema na katulad sa Amerika, merong mga nakatira sa kotse, merong nakatira na lang kung saan kasi wala na silang bahay na pwedeng matira. Okay. At sabi nga natin, yung mga taga, eto Ma'am Cora, Juby Naldosa Cosca ng Camarines Sur. Hello daw po sa ating lahat. Yan. Yes. Oo. I like yung ginamit ng endure, no? Kasi yung endurance mo, yung kapasidad mo, naharapin yung katotohanan na kinalalagyan mo. Pwede ka mag-sacrifice mo. Anyway, matatapos naman tong gyera na to. Katulad sa Ukraine. Kailan pa yung gyera sa... Magdadalawang taon na, Ma'am Cora, di ba? Yeah. Oo. Isipin ko, ba't pa kayo nagtsatsaga dyan kung pwedeng umuwi kayo at magkaroon kayo ng hanap buhay kasama pa nyo ang pamilya nyo. At syempre, sabi nga natin, sa gera, walang napanalo. Walang nanalo, yes. Lahat ay talo. Pero Ma'am Cora, sa ngayon kasi, syempre tapos na ang ating 2023. Ano naman kaya ang inaasahan natin ngayong taon na ito? Parang ang dami pa rin yata problema. O ano Ma'am Cora, ikaw maganda ang outlook mo eh. Ma'am Cora, well, unang-una, retirado na ako. So, syempre, nakasandal ako sa pader dahil may pension na ako. Okay. Pero kung nakasandal ka man sa pader, hindi mo alam na magkakasakit ka. Kung ang pera mo'y magagamit lang man sa sakit, sayang naman. Kaya maganda na patuloy na kumita. Kaya kami ay gumagawa ng mga enterprises, nagluluto kami, na pwedeng mga interesado na bumili, imbis dahil hindi na alam lutuin yun, bumibili sila. Miski kapamilya ko, ay nabibigyan ko ng tulong dahil meron pagkakataon na yun na ibibigay. But at the end of the day, again, I always say, katulad mo, para bumuti ang katayuan ng iba, kailangan may tutulong sa kanila. At yun ang papel na ginagawa mo ngayon sa kakampi. Pero may mga taong hindi alam kung paano gagamitin tulong sa kanila. Kaya yes, mahirap pa rin sila. Bakit sila mahirap? Wala silang ginagawa para tugunan ang kanilang kahirapan. Yan. Ma'am Cora, may katanungan dito. Bakit ka daw nagtsatsaga dito sa programa natin? Kung saan ka nagpo-programa? May bayad ka ba daw? Sagutin mo na yan, Ma'am Cora. Gusto kong ang tanong na bakit nagtsatsaga. Yan. Okay. Dahil sa isang paniniwala. Anong paniniwala? Na sa magitan ng aking kaalaman o sa mga bisita na na-interview, ay matututo silang harapin yung mga katotohanan ng pinaglalabanan nila. Nakita nila na merong isang... Kasi ako mismo palagi ko yung sinasabi na pag nanggaling ka sa mahirap, alam mo na it will not, walang forever sa kahirapan. Nasa pagtsatsaga, nasa pagtutulungan, na pwedeng bumuti yung katayuan. Ngayon, dahil mabuti yung katayuan mo, hindi lang sarili mo, isipin mo. Isipin mo na baka merong matao na hingi ng tulong sa'yo, may cancer siya, kulang na yung kanyang kinikita.
kahit papaano ay tulungan mo. Tama. Meron ako mga kamag-anak na humina ang negosyo dahil hindi na nakakagawa, hindi na nakaka-embroider. Eh kahit man lang tulungan sila once a month, yung hindi nila kitain, ay may tulong muna sa kanila. Meron akong isang madre na nakaroon siya ng sakit, eh kahit papano yung bibili niyang gamot ay makatulong sa kanya. Hindi naman malaki, pero natutuwa sila na kahit papano, para bang nakakaroon ng pension para tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Sana lahat ng mga tao sa atin, lalo na yung mga galing abroad na may kakayahan, tulungan ang kanilang mga kamag-anak. Yes. Tulungan yung mga nangangailangan sa kanilang lugar. Yun. At kinukumusta ka pala ng anak ni Ambassador Terona noong... Yes. Oh, anak ay nanonood ba siya? Opo. Ano, naka-attend ba siya nung ano? Opo. Nung event? Oo nga. Opo. At kinukumusta ka niya doon? Kasi sabi ko at least kung wala man si Ambassador Terona, itong anak niya eh magiging representative at sana maging katulong, maging asama guest din natin dito sa Kabki. Sige, try natin subukan na ma-interview natin dito. At syempre, nandiyan ka din, di ba? Maalala ang Cora, yung kanyang nabigla din siya, yung parang naiiyak siya nung tanggapin niya yung kanyang ano eh, di ba? Award. Oo, yung award. Parang sabi niya, hindi ko inaasahan. Naging naanyayaan ko na siya dito sa bahay ko. Yung pala retirado na yung asawa niya. Hindi porke retirado ay tapos na ang buhay. Mm-mm. Kailangan mag-isip ng pamamaraan para ano pa yung pwedeng magawa. Kaya palagi ko sinasabi, ano pa yung pwedeng magawa? Pwede ba kayong magtrabaho pa? Mm-mm. Pwede pa bang mag-consultant sa local government? Yeah. Kung ano yung pwedeng magawa para, na makatutulong, diba? Para hindi magkaroon ng additional income. Ma'am Cora, para hindi na-stuck din sa isipan natin, ano, diba? Yung mga ganun. Oo. Kasi nga, kung katulad mo na kailan tayo nagsimula eh, after I retired, 2001 yata, o 2 tayo nang magkasama sa ano, di ba? Opo, 2003 Ma'am Cora. The office. Pero ikaw sumikat ka na, napaano ka na, gumanda na yung opisina, nag-graduate din, nag-ano. Kaya kahit papano sabi ko natutuwa ako, inaanyayahan mo ko na makaisa sa programa dahil nakatutulong din tong mamit natin, yung mga OFW na umuwi, na natutulungan natin. Okay. At syempre, floor kondukto ng Dede Dugua, Ma'am Cora. O, di ba? Yes. Oo, ayan, Ma'am Cora, sa iyan. So, Ma'am Floor, kamusta ka na? Nakabalik ka ba ng Pilipinas? O, nandiyan ka na uli sa Guam? Ha? So, Ma'am Cora, siguro nasa iyo yung mga pagkakataon. Ang isang katanungan dito, ikaw ba'y nalulungkot o laging masaya lang? Yeah. Well, ang loneliness is a feeling level. Mm-hmm. Kaya kung gusto mong bayaran o gusto mong tugunan ang loneliness, eh manood ka ng Netflix, manood ka ng YouTube, kasi marami na papag-aralan yung mga interview ni Tony Gonzaga. Pati sa pamilya niya, ay maraming matutunan. Mm-hmm. Kasi sa magkapatid, sa istorya ni Tony, siya ay may dalawang anak. Mm-hmm. Yung kanyang kapatid na doon lumalabas din at may kaya naman pati asawa, ay hindi magkaanak, nag-try na. So, kung isipin mo, bakit si Tony ay may anak na dalawa, isang babae, isang lalaki, tapos itong kapatid niya, na ngayon ay may asawa naman, wala pang anak. Siyempre, kinukumpara mo yung magkapatid. On the other hand, baka naman may dahilan bakit kung magkaanak naman, eh hindi safe. Baka at risk siya kapag siya ay nagkaanak. So we don't know. Pero apparently, yung husband, okay naman sa kanila na hindi sila magkaanak. Kasi meron akong mga kamag-anak na nakapag-asawa. Bata pa sila, 18 years old. Tapos hindi nagkaanak until mamatay, kasi sabi nila, tama na yung pagmamahala namin, kaya hindi na sila nag-adapt. May mga pamangkin na lang na tinutulungan, and I think that's still good. Yan, okay. So, eto, yung iba daw, medyo nalulungkot kasi wala na silang pera. Alam mo, ang pera,
can either sagot sa kalungkutan o masasabi natin problema sa kalungkutan. Oh. Kasi pag nalulungkot ka, maraming iba, eh magsaya tayo, punta tayo sa casino. Yeah. Eh, hindi ako again sa casino kung kaya ninyo. Oh. Pero kung dahil sa casino, mauubos ang pera, sayang naman. Mm-hmm. Kasi mas maganda yung meron kayong pinagkukunan na sa bahay ay pagkakakitaan. Kasi kung mauubos ang pera nyo, paano kung magkasakit kayo? Mm-hmm. Yun lang ang aking message. Yun. Huwag niyong isipin na ba, wala kayong safe na safe kayo na hindi magkasakit. Mm-hmm. Pag nagkasakit kayo at kinailangan nyo ng pera at wala kayong pera, mukha kayong kawawa. Kaya dapat ay... Ano natin eh, huwag maging kawawa. Yun. Tsaka Ma'am Cora, pag daw ganito mga January, eh talaga namang mainit ang ulo ng mga tatay at nanay. Yes. Sabi, oo. Kasi ala ng pera, naubos na nung December at tsaka January 1. Ano Ma'am Cora? Yes. Meron yun ang katulong namin na cook. Eh, may dalawa siyang, may kambal siyang ano, nag-aaral sa public. Sabi niya, parang walang natutunan sa public. Sabi ko, ipasok sa private. Pero sabi niya, ang mahal sa private. E di maganap tayo ng makatutulong. Mm-hmm. Dahil sa private, talagang matutugunan ng education. Yung bata sabi, ayaw niyang lumipat ng eskwela kasi marami na siyang kaibigan doon sa public school. Sabi ko, ang kaibigan, madali nating hanapin yung kaibigan sa ibang paaralan. Mm-hmm. Nangyari din sa akin yun. Kasi dati nasa St. Paul ako hanggang grade 4. Lumipat ako sa Maryknoll ng grade 5. So, mm-hmm, kailangan makipagkaibigan ka sa bagong paaralan, sa bagong eskwela. Mm-hmm. At naging okay naman ako. Okay. Dahil yung mga madre ay tinulungan kang magkaroon ng kaibigan. Okay. Kailangan talaga gusto mo. At yung mga ibang hindi nakapag-aral, kaya nagtatabaho sila, isipin nyo, gusto nyong mangyari sa anak nyo, yung hindi nangyari sa inyo. Okay. Hindi kayo nakapag-aral, nagtabaho kayo, mga anak nyo makakapag-aral. Diba sasabihin ng mga tatay natin, Ma'am Cora, huwag kayong maging katulad ko. Kailangan mag-aral kayo. Diba? Kung yes, bilang mabuti. Diba, Ma'am Cora, ikaw ba nasabihan kang ganon? Oo. Hindi. Sa akin naman, talagang ang father ko ay college graduate. Mm-hmm. Ang mother ko second year. Mm-hmm. Pero nagturo siya. Kaya siya naniniwala na palagi siyang nagbibiro na bakit ako second year lang, magaling akong kumwenta. Kasi noon, wala noong calculator. Oo, sariling kwento. Ito lang talaga, Ma'am Cora, lang. Diba? Yes, yes. Natatanda ako din. Talagang binibiro ng mother ko. Bakit ako? Natuto akong mag-add, mag-subtract. Kayo may calculator, hindi pa rin kayo marunong. Nagbibiroan kami minsan na bibiro, magbibiro mother ko na. Pero ang mother ko, devotee, palagi ko nga naalala, devotee ng Our Lady of Perpetual Health. Mm-hmm. Kaya tuwing Miyerkules, nakakapanood ako na sa YouTube ng misa, naalala ko mother ko kasi maski mag-isa siya, nagsisimba siya tuwing Miyerkules. Dahil may paniniwala siya na aalalayan siya ng Our Lady Perpetual Help kung maharap siya sa problema. Yan. At syempre, sa lahat po naman nanonood sa atin dito, maraming pong salamat. Of course, Dennis Badayos. Sa Makati ito. Gina Espinosa, Nika Mocha, at Gian Carlos Caballero. At sa lahat po ng mga taga. Teka, tingnan natin para naman matuwa kayo. Akala ko mayroong guest, tapos hindi nakapasok yata. Ma'am, hindi. Mamaya pa po siya. Diana Manzano and Filipino OFW sa USA, Canada, yes, and UK. Yan, Ma'am Cora. So, sa inyo po lahat, mga nag-abroad dyan, sa lahat po ng mga Pinoy, sa iba't ibang dako ng Pilip ng mundo, kayo, Ma'am Cora, ano mo masasabi nyo sa kanila? Ang masasabi ko ay, kung may pinagdadaanan kayong kahirapan, hindi yan forever. Mm. Walang forever na problema. Pero kailangan lutasin ang problema. Mag-isip ng pamamaraan para makaiwas sa continuing problem. Mm. Kasi ang problema, darating at darating yan eh. Mm. Ako, nangyari sa akin, nasunugan ng 2003, na COVID ng 2021,
inopera sa puso ng 2023, kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa 2024. Pero umasa tayo, maniwala tayo na medyo tayong kumakalinga sa atin, at sana eh kung may ka-problema ay matutugon na natin yung hinaharap natin problema. Kasi lalo na sa mga OFW, naunawaan natin dahil nga sa programang nito, sabi mo nga kung may naapi, may kakampi. Pero nararamdaman ba nila na may kakampi sila sa pamahalaan? Definitely sa OWA, nararamdaman kasi aktibong-aktibo ang namumuno. Sa Department of Migrant Workers, hindi pa masyado dahil parang ang namumuno ay hindi pa nakakatiyak na siya na nga ang maging head. At kung mayroong ibang dapat mamuno, ay dapat sabihin na ng mga constituents niya na sabihin ito ay magaling na pwedeng tugunan ang pangangailangan ng mga OFW. At siguro kayo din bilang kakampi ay makapagsasabi sino yung magaling magpatakbo ng pamahalaan para sa mga OFW. Yun. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan nasa labas ng bansa tulad ng mga grupo ng Sampilak sa Kingdom of Saudi Arabia. Ma'am Cora, ito yung unang-una natin naging grupo sa Saudi Arabia na kung saan tumutulong sila sa pag sa mga distress OFWs, katulong natin sila. At saka maganda ang ginawa ng Department of Labor noon na meron silang worker center, yung mga OFW center. Nakita ko yung sa Hong Kong, nakita ko si sa Singapore, at yun ang kailangan natin na ang mga embassy ay magkaroon ng karanang pagkakataon na bigyan ng ang concern tulungan yung mga OFW na maaaring humaharap sa pagsubo. Yun. No, at tama rin naman na sa lahat ng pagsubok, tayo maniwala pa rin sa ating sarili at sa ating pinapaniwala ang Diyos. Tama ba, Ma'am Cora? Yes, yes. Yung pagsubok, hindi yan permanente. Kaya nga ang tawag dyan, subok, parang examination. Pero kailangan matatag tayo kasi kung manghihina ang loob natin, magiging mental patient tayo, lalo hindi tayo makaka-function. Kaya mental health is very important. Sana dito sa programa nito, ay malaman natin sino yung mga problem, sino yung mga tao nakaproblema sa mental health at paano nila natugunan. Yun. Siguro sa susunod, tingnan natin, pag-usapan natin ang mental health ulit sa pamamagitan ng ating mga doktor, di ba? Kanong nakaraan, Ma'am Cora, di ba? Yes. At ang daming nanood din sa atin noon. Kasi ngayon, Ma'am Cora, nga pa naalala ko pala, yung mental health problem ngayon, itong 2024, medyo dumarami. Di ba? So, yun yung isang problema natin. So, siguro sa mga susunod, basta tandaan lang natin na maniwala tayo sa sarili natin at sa taas. At lagi nating iisipin na nasa iyo ang pagguhit ng iyong palad. Ma'am Cora, ikaw, anong masasabi mo sa ganun? Well, unang-una, first you must believe. Kasi pag duda ka, ang tawag ko nga parang dudes ka na, may magagawa ka, eh wala kang gagawin. Pero kailangan may mga kaibigan ka na tutulong sa'yo. Hindi yung mga kaibigan na i-discourage ka. Correct. Pag sinabi sa'yo, ay wala kang magagawa, magpakamatay na lang. Eh ba, hindi yun ang kaibigan. Ang mga kaibigan ay yung bibigyan ka ng lakas ng loob para tugunan yung mga kahirapan pinagdadaan mo. At hindi naman permanente yan. Kung maging permanente yan, naniniwala ako na mahirap tugunan. Pero may mga kaibigan tayo na talagang tumutulong at may mga organisasyon na kahanga-hanga yung kanilang ginagawa. Sana ay magkaroon tayo ng talagang mga kaibigan, mga kamag-anak na makikisa sa ating mga hinahangad. Yun. At syempre, wala naman tayong oras. Ako, dami pa rin nanonood sa atin. Maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. Of course, Diana, salamat sa inyo. Corky Yonko ng Kuwait. At syempre, Ma'am Cora, si Fred Ray Marso, DZ Marso ng Kuwait din. May mga taga-Kuwait din tayo, no?
At syempre ang ating pugay sa mabuti. Walang iba kundi si Mr. Arnel. Diba? Arnel ng Korea. Ma'am, South Korea. Yung, South Korea. Meron tayong grupo doon. Ayan. At sa lahat po, Ma'am Cora, nagpaalam na tayo. Yes. Napakaganda ng pagkakataon binigay sa akin na maging kaisa dito sa kakampi at matagal na yung aming pinagsamahan. At sana nung makatulong kami sa mga taong humaharap sa mga pagsubok. Ang pagsubok, kaya ako tinawag na pagsubok yan, tinetest kung makakaya natin ang programa, ang problema. Pero dahil may programang ganito, wag ko kayong matakot dahil may kakayahan ang mga tumutulong sa kakampi at mga kaibigan ng kakampi. Pati pamahalaan ay kaisa ng kakampi. Kaya huwag tayong hina ng loob, lakasan po natin ang ating loob. At kung baga, kung buhay si Presidente Ramos, ay sasabihin niyang, kaya natin ito. Oo nga. Ito po, Presidente Ramos, miss ko kayo. Talaga pag sinasabi niyong kaya natin ito, kakayanin natin. Okay. Tama, tama. Totoo yan. Ako naniniwala ako din sa iyo doon. At siyempre, binabati rin natin Jerry Bernardo. Hello po sa inyo at Dennis Badayos. Thank you very much for watching us here. Ano? At marami po. Ang ating programa po dito, ang Kakampi Online, ay pwede ninyong i-watch uli. Balikan uli ninyo sa Kakampi Live and of course ating YouTube, Kakampi Radio. Ayan. So marami po. So babalik ba tayo sa Martes? Opo, babalik tayo sa Martes. Ngayon lang dahil wala nung week after. Opo. Maraming salamat, Ma'am Cora. Ang parting words. Yes. Ang parting words, kung magagawa natin lahat ng bagay, hindi tayo nag-iisa. Matuwa tayo na meron tayong kakampi. Kasi sabi nga nila, kung may naapi, may kakampi. Pero yung pagiging kakampi, hindi forever yan. Mm. Kailangan tumayo tayo sa ating sarili. Tingnan natin kung anong kakayahan natin. At harapin natin ang katotohanan na may problema ang lahat ay pinagdadaanan. Yan. Temporary lang yan. Oo nga. At darating ang panahon na haharap tayo sa katotohan ng nagawa natin yung dapat natin gawin. Okay. So maraming salamat po, Ma'am Cora. And of course, sa ating lahat ng mga nanood, Luzon, Visayas, Mindanao at iba't ibang dako ng mundo, marami pong salamat sa inyo and watch us sa susunod na Tuesday. Episode, yes. Tuesday episode Thank po. You. Maraming salamat, Jerry Bernardo. Thank you.